Even this man knew that it was worth the effort, it was worth the waiting, worth it. Para sa Diyos din, para sa Diyos, sulit na ipanganak tong taon to ng bulag para pag pinagaling siya, walang makakontra kahit yung pinakamagagaling, hindi nila makontra. Season 19, Episode 2 pa, ano yun? John chapter 9, verse 30 to 34. Basa po tayo. Okay. John chapter 9, verse 30 to 34. Okay, napag-usapan po natin yung lalaki na pinanganak na bulag na pinagaling ni Jesus, di ba? Tapos, in between, no, meron dyang exchanges na sobrang pinipersecute siya ng mga Pharisee. Okay? Pinipersecute siya ng mga Pharisee kasi ayaw nga maniwala ng mga Pharisee kay Jesus, no? Tapos, kinuha yung parents niya, tapos pinagtitestify kung siya talaga yon o baka nanluloko lang siya o ano. Tapos, Ito yung dulo ng conversation nila. Bukas balikan natin yung buong conversation. Medyo mahaba kasi. Pero ito meron ako nakita dito na gusto ko i-share sa inyo. Mabilisan lang, okay? Sobrang bilis lang ito. Ayan, tapos na po. Okay. Rappel na tayo. Hindi, joke lang. joke lang po, Lord. Okay, sumagot ang lalaki. Ayan na, ha? Sumagot ang lalaki. So na. Iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi nyo alam. Kasi hindi nila alam nasa si Jesus. Na. Hindi nyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon may pinagaling niya. Ito nakakatuwa. No? Hindi nila alam kung saan nanggaling si Jesus talaga. Maghihi ka ba? Sabi ko sa inyo, pagod ako talaga. Okay. Hindi nila alam kung saan nanggaling si Jesus, pero grabe sila makakriticize. Okay? Hindi tingko, ha? Kung makakriticize sila, kala mo siguradong-sigurado nila na kilalang-kilala nila si Jesus, pero pag tinanong mo sila kung saan galing si Jesus, hindi nila alam. Ang dami po taong ganyan. Hindi alam, hindi naman talaga inaral, hindi naman talaga nag-research tungkol sa Diyos. Wala lang, nakiuso lang, at kung makabatikos, kala mo talaga alam na alam lahat. Yan, ganyan-ganyan. Hindi pa rin nagbago. Sakit talaga ng tao yan. Okay, so, tapos, ayun, so hindi nila alam. Yan din, those are the same people na sinasabi, hindi pwedeng maging ano, di ba yung binasa natin noong karaan, hindi pwedeng manggaling sa Galilee. Walang propetang nanggagaling sa Galilee. Ininsulto pa nga nila si, ano, si Nicodemus. Eh. Sabi nila kay Nicodemus, ano, dali, ito, sabi. Sabi nila kay Nicodemus. Yan, oh. Nandun si Nicodemus na isang Pharisee nung sa chapter ito, chapter 7, yung gusto ipahuli si Jesus pero hindi hinuli ng mga guard kasi sabi ng mga guard sobrang galing ni Jesus. Tapos sabi nila dun sa mga guard, naloko na rin niya kayo? Tanong ng mga Pharisee sa kanila, may kilala ba kayong leader o Pharisee na niwala sa kanya? Walang alam ang mga tao sa law ni Moises kaya paparusahan sila ng Diyos. Tindi, no? Eh, yabang nito mga tao. Yung mga nukno ka nang yabang. Okay. Tapos, ang sabi ni Nicodemus, nandun si Nicodemus na isang Pharisee, nakipagkita siya dati kay Jesus. O yun dati sa John chapter 3 yun, John chapter 7 to. Sabi niya sa mga kasama niya mga Pharisee, sabi niya, sa batas natin, sa law natin, hindi natin pwedeng parusahan ng isang tao. Hindi natin pwedeng parusahan agad ang isang tao. Dapat marinig muna natin ang side niya para malaman kung anong kasalanan ang ginawa niya. Okay? So gusto humihingi lang si in the spirit of fairness, humihingi si Nicodemus ng trial, okay, ng due process para kay Jesus, no, kasi gusto nilang damputin na agad. Okay? Tapos sabi niya, bigyan natin ng due process si Jesus kasi sa batas natin, hindi pwedeng ganun. Kailangan may due process. Alam niyo, sabi nila, ganun. Yeah, sabi nila, ganun. Sabi nila, taga-Galilee ka na rin ba? Basahin mo ang scriptures para malaman mong walang prophet na taga-Galilee. Tama naman yung sinabi nila. Pero hindi nila alam yung sinasabi nila. Ano ibig sabihin? Tama yung sinasabi nila pero hindi nila alam yung sinasabi nila. Ano ibig sabihin nun? Ginagamit nila sa maling tao yung sinasabi nila. Walang prophet na taga-Galilee. Eh hindi naman si Jesus nang galing sa Galilee. Sa Bethlehem siya pinanganak. Kasi sabi nila, dapat sa Bethlehem manggagaling. Sabi sa scriptures, dahil kami magagaling sa scriptures, ang sabi sa scriptures ay, dapat ang Messiah ay manggagaling sa Bethlehem. Eh yung Jesus na yan ay galing sa Galilee.
Tapos si Nicodemus tapos nung nag-raise ng issue si Nicodemus, gumingi ng due process based on their law, based on the scriptures, based on the law given by Moses, based on the Torah. Sabi niya, sa Torah, pag sinabi kasi pong law, yun yung Torah. Sabi niya, pag sa Torah, hindi pwedeng ganun, napaparusahan natin basta-basta yung tao, walang due process. Bigyan natin siya ng due process kasi yun ang sinasabi sa Torah. Ang sagot nila, talaga? Ganun ba? Taga Galilee ka na rin ba? Ay, yung mga Galilee, mga lowly people yan, mga fishermen, mga ano, sasabi nila. Mababang uri ka na rin ba? Basahin mo nga, tinan mo nga, dapat, nasa na ba? Okay, so, ayan. Basahin mo ang scriptures para malaman mo, ininsulto pa si Nicodemus. Eh, si Nicodemus ay hindi basta-basta teacher, eh, teacher of teachers to si Nicodemus eh. Sabi niya, sabi nila kay Nicodemus, basahin mo ang scriptures para malaman mong walang prophet na taga Galilee. Ang layo nung sagot. Ang sabi ni Nicodemus, sabi sa batas natin at saka sa scriptures natin, bawal yung ginagawa nyo. Ang sabi nila, basahin mo ang scriptures, walang prophet na taga Galilee. Napakalayo nung sagot. Ang tawag po dyan ay strawman. Strawman fallacy. Ibig sabihin ng strawman fallacy, merong nire-raise na issue o question yung kausap mo, ang gagawin mo, sasagutin mo yung hindi naman niya tinatanong. Tapos papalabasin mong sinagot mo yung tanong niya. Okay? O kaya, sasagutin mo yung hindi naman niya sinabi para kunwari nasagot mo siya. Pero ikaw lang nagsabi nun. Ang daming mahilig sa ganyan eh. Okay? So, ayan. So, tapos, yun ang ginawa nila. Okay? So, balik tayo sa chapter 9. Alam natin hindi pinapakinggan ng eto, ang ganda nito eh. Yan, tumigil na muna tayo doon na. Yan ang nakapagtaka, hindi nyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Totoo yan. Totoo tong sinabi ng bulag na to na nakakita, no? Ito layperson ito. Ito ay peasant, no? Itong tao na to, no? Pero tama yung sinabi niya. Tama yung sinabi, prophetic yung sinabi niya. Tama yung sinabi niya tungkol dito sa mga kausap niya, Pharisee. Talagang hindi nila alam. Wala silang alam dun kay kung saan nanggaling si Jesus. Yan. Hindi nyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Ito matindi. Tinan nyo ito ah. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Okay? So, tinan nyo to. Ito syllogism to. Okay? Syllogism to. So, parang ito yung thinking ng mga kaibigan ni Job. Pero, ginamit niya sa tamang sitwasyon. Kaya tama ito. Naintindihan nyo? Ginamit niya sa tamang sitwasyon. Tama yung napaggamitan niya. Tama yung pinaggamitan niya si Jesus. Totoo naman. Kasi, hindi naman simple na miracle yun para magawa. So, kailangan yung makaagawa nun, kailangan galing sa Diyos. Okay? So ngayon, kung gagamitin mo naman to sa mga ibang sitwasyon, halimbawa, nagka-problema, okay, na naputulan ng kuryente, halimbawa, ganun, okay? Tapos sasabi mo, kaya ka nagkaganyan dahil hindi ka sa Diyos. Eh, mali naman po yun, okay? Lalo kung nag-pandemic, tapos isang taon siyang walang trabaho, di ba? Mali naman po yun, di ba? Yan, so, kuha niyo, so, yan. Tapos, eto, tama, na yung syllogism, it's not necessarily wrong, okay? Pero pag ginamit mo siya sa maling sitwasyon, dun lang siya nagiging mali. Okay? So, pero standard, no, 80% of the time, tama yan. Okay? So, yung 80% po, inimbento ko na lang yun. Ibig lang sabihin majority. Okay? So, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. So, this is the standard. Mula ng likhain ang mundo, ay wala pa tayong nabalita ang nakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Mula pa nang likhain ang mundo. Merong alam to sa scriptures nung nagsasalita na to. Mula pa nang since the dawn of creation. Hindi pa po nangyari to. This guy knows his scriptures. This plebeian, this peasant, no? Alam niya yung scriptures. Mas alam pa niya yung scriptures kaysa dito sa mga mga Pharisee. Sabi niya, buong creation, wala pa po tayong nabalitaan. Tama naman, mag-survey ka sa Old Testament, merong binuhay yung patay, pero yung born blind, tapos nakakita, wala.
Wala pa po tayong nabalitaan. For him to be so certain, that tells you one thing, that he knows his scriptures. He knows what he's talking about. Why scriptures? Kasi yun po ang history nila eh. Ang history ng mga Hudyo, dun ang ano ang big chunk of history nila, although syempre may mga records yung mga kings, pero ang big chunk ng history nila as a people, no, na hindi lang tungkol sa mga hari, as a people, eh yung ano yung scriptures, yung Torah, Nevi'im, tsaka Ketuvim, the law, the teachings, and the writings. The law, the prophets, and the writings. Okay, alam nito, sinasabi niya. Tapos ito matindi, sabi niya, mula pa nang likhain ang mundo ay wala pa tayong nabalitaan na kapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Pag inakit mo, ang sabi niya, alam nating hindi pinapainggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapainggan niya ang mga sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Mula pa nang likhain ang mundo ay wala pa tayong nabalitaang nakapagpagaling ng mata ng isang taong pinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yun kung siya'y hindi mula sa Diyos. Okay? So, ito naman po, wag naman po natin itong babaliin na naman. Okay, tanyo, tinawag si Jesus na tao. O ibig sabihin, hindi siya Diyos. Sandali lang nga eh. Pag sinabing tao, tao, it doesn't necessarily follow. No? Lalo sa ano ni Jesus, sa case ni Jesus. Okay? Pag sinabing na tao si Jesus, o, totoo naman, hindi naman kami tumututol. Pero wag niyong ilagay dyan na sinabing hindi siya Diyos dahil wala po sinabi. Okay? Nakuha niyo? Nakuha nyo? Yan. Halimbawa ako, nakaano ako, naka-jacket. Okay? Sinulat ko, si Pastor Ruter ay, si Kuya na lang, si Kuya Ruter ay naka-jacket. O, kita nyo, naka-jacket? Ibig sabihin, hindi siya nakasalamin. Nakasulat niya, naka-jacket. Naintindihan nyo? Naka-jacket ako ngayon eh. Pero hindi ibig sabihin, hindi. Kung isinulat ko, ang suot ko ay naka-jacket, tapos may nagsulat din na si Kuya Ruter ay nakasalamin, nakasuot ng salamin, hindi ibig sabihin, nakakuha niyo yung ibig ko sabihin? Hindi ibig sabihin, nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Basta ang ibig sabihin, ayun. Kasi wala naman, wala naman ako sinabi na hindi ako nakasalamin eh. Ang sabi ko lang, ba may dalawa dito na witness. Ang nagsulat siya, nag-Bible Ninja si Kuya Ruter, ang suot niya ay black na jacket. Yung isa naman, nag-Bible Ninja si Kuya Ruter, ang suot niya ay nakasalamin. Siya ay naka-jacket at nagsuot siya ng salamin. Okay. So hindi ibig sabihin na pag nabasa mo yung isa na walang salamin, na hindi mo nabasa na nakasalamin, ibig sabihin wala, kasi hindi naman sinabing wala. Okay? So dito, hindi naman sinabi si Jesus hindi Diyos eh, tao eh. Oh, nakasulat tao, pero hindi sinabi hindi Diyos. So pag nakasulat tao, paniwalaan natin yun. Sa ibang part ng scripture, nakasulat Diyos, paniwalaan din natin. Sinabi niya, hindi pa pinapanganak si Abraham, andun na siya, paniwalaan natin. Sinabi niya, umpisa pa lang, wala pa, andun na siya, nung nilikha ang mundo, nandun na siya, paniwalaan natin. Okay, so ganun lang yun, ganun lang po ang Biblia. Okay, so yan, ito matindi. Okay, so wala pong magagawa ang taong yun kung siya'y hindi mula sa Diyos. Pagdugtong, tinan nyo to ha. Okay, mula pa nang likhain ng mundo, ay wala pa tayong nabalitaang nakapagpapagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala. Pag wala, ibig sabihin wala. Diba? Parang lahat, ibig sabihin lahat. Wala. Wala pong magagawa ang taong yun kung siya'y hindi mula sa Diyos. Kita nyo? Grabe yun. Wala pong magagawa ang taong yun kung siya'y hindi mula sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Yung sinabi ko kagabi, sulit. Sulit yung paghihintay ng taong to. Kita nyo? Hindi niya sinabi na kaya naman pala akong pagalingin ng Diyos. Bakit ako pinaghintay? Bakit ako pinayagang ipanganak ng bulag? Tapos pinaghintay ako ng napakaraming taon. Kaya naman pala niya akong pagalingin. Tama. Hindi niya sinabi. Even this man knew that it was worth the effort, it was worth the waiting, worth it. Para sa Diyos din, para sa Diyos, sulit na ipanganak tong taon to ng bulag para pag pinagaling siya, walang makakontra kahit yung pinakamagagaling, hindi nila makontra. Ano yung hindi nila makontra? Yung identity ni Jesus, na si Jesus ay galing sa Diyos. Kasi sa buong history ng creation hanggang yung moment na yan, wala tayong nabalitaan, wala tayong nabasa, walang nagkwento na merong nakapagpagaling ng taong ipinanganak na bulag.
sulit. Kuha nyo? Kaya tama yung sinabi ni Lord Jesus na walang kinalaman sa kasalanan nila yan. Okay? Kaya siya pinanganak na bulag kasi para mahayag ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Sulit. Grabe palakpakan ng Diyos. Kaya minsan ito madaling sabihin pero napakahirap pag nailagay ka sa gantong sitwasyon. Ulitin ko, napakadaling sabihin nito pero napakahirap pag nailagay ka sa gantong sitwasyon dahil ako'y nailalagay sa gantong sitwasyon ilang beses na. Okay? Na ilalagay ka ni Lord sa isang sitwasyon na hindi gagana yung galing mo. Hindi naman mawawala yung galing mo. Magaling ka pa rin. Hindi naman mawawala yung talent mo, may talent ka pa rin. Hindi naman mawawala yung iyong anointing, may anointing ka pa rin. Pero yung sitwasyon na paglalagyan sa iyo ni Lord, hindi yun gagana lahat. Yung pinag-aralan mo, hindi mo magamit. Yung ibang experiences mo, hindi mo magamit dito sa moment na to. Pinipiga mo na lahat ng resources mo at ng galing mo at ng hidden talent mo at ng superpowers mo. No, lahat ng kaya mong gawin, ayaw gumana. Bakit? Kasi may gagawin si Lord na hindi mo maitatanggi na si Lord ang gumawa. Ulitin ko, may paglalagyan sa iyo si Lord ng sitwasyon, mangyayari yan, darating yan sa buhay. Siyempre, hindi araw-araw, pero darating po yan sa buhay na hindi gagana yung galing mo. Kasi sinisiguro ko sa iyo, hindi ka magaling sa lahat. Kahit anong galing mo, mayroong isang bagay na hindi ka magaling. Kahit brain surgeon ka, sinisiguro ko sa iyo, merong alam yung ibang tao na hindi mo alam. Mas magaling ako mag-puppet sa iyo. Tama. Kahit anong galing mo mag-basketball, si LeBron James ka, superstar ka, ikaw ang highest paid. Mas magaling sa iyo magpalit ng gripo yung tubero namin, yung tubero sa kapitbahay. Mas magaling sa iyo mag-ano yun. Diba? Mas magaling sa iyo magpintura yung pintor. Meron paglalagyan sa iyo si Lord na hindi gagana yung galing mo. Para pag kumilos si Lord, hindi mo maitanggi. At si Lord lang talaga yung mabibigyan mo ng glory. Ito yung nangyari dito eh. Ito yung nangyari dito. Wala makatanggi. Ito ah. Sobrang walang makatanggi. Wala pong magagawa ang taong yun kung siya'y hindi mula sa Diyos. O ito naman, inuulitin na naman nila yung ginawa nila kay Nicodemus sa chapter 7. Nasabi nila kay Nicodemus, Galilean ka na rin ba, Nicodemus? Magbasa nga ng scripture. Ininsulto pa. Meron, alam po niyo, meron mga Christian ganyan. May pinag-uusapan kayo. Okay? May pinag-uusapan kayong topic. Pareho naman kayong Christian. No? Pag wala na siyang maisagot, gagalit na ang sasabihin sa'yo, magbasa ka rin kasi ng Bible. Meron akong ganun kausap dati. Nagalit sa akin, sabi ganun. Kasi may ini-explain ako. Siyempre, yung Bible po ay logically consistent ko yan. So, pwede mong ilapat yung logic dyan. Nagagalit na sa akin kasi wala nga sa exact word criteria yung sinasabi ko. Okay, so na yung diwa na sa Bible, pero exact words wala. Yung logical, ini-explain ko lang yung logical consistency ng aking argument kasi may pinagtatanggol akong tao. Kasi po ay close-up magic champion magician yung bata na yan, youngest champion sa Magicians Foundation Incorporated na ako'y presidente doon dati. Tapos alam niyo yung isang leader nila ay tinanggal siya bilang youth leader dahil nga nag-magic daw siya at sa demonyo daw yun. Sabi ko, ibigay mo sa akin yung kakausapin ko para medyo maliwanagan. Napaka-friendly ko, inaway ako talaga bigla, inaway ako. Sabi ko sa kanya, Pastor. Pero huwag kayo mag-alain, hindi ka mag-name drop. Sabi ko, Pastor, ano po? Sabi ko, yung magic po, art form po yan. Magic as we know it today. Yung context po ng magic ngayon. Okay, so, sabi niya, hindi, sa demonyo yung magic eh. Sabi ko, yung salitang magic po, sabi niya, yung mismo salitang magic, sa demonyo yan. Sabi ko, malaki po problema natin dyan. Kasi anong gagawin natin sa magic sarap? Magic sarap, magic map, magic remote. Ang dami-dami kayang magic na binibenta. Diba? Diba? Gagawin natin doon sa magic sarap. Ipasunog natin yung magic sarap. Diba?
So, hindi po. Sabi ko, kasi po yung magic galing sa salitang magus o yung ano, magi. Yung mga magi po, ibig po sabihin ng wise men, magi. Okay, magus, plural, magi, magus, singular, magi, plural. Yung mga first guest po ni Jesus na, ano, na magi of the East, no, ang nas pumapasok po sila sa kategory ng magicians. Kasi nung panahon dati, lalo nila Daniel, ang tawag sa mga tao na gano'n, na merong mga, ano, may mga alam na hindi alam ng karaniwan tao, no, tawag sa kanila mga magi. So, ayun, so gano'n, meron silang secret knowledge, mga tao may secret knowledge, no. Iba naman po yung context ng magic na sinabi sa ano, sa Book of Acts, yung ano, yung sinunog yung mga books tungkol sa magic, sa ano, witchcraft po yun eh. Witchcraft yun, hindi yun magic pang children's party. Ano man, so wala naman children's party dati nung panahon ni Jesus. Iba na po ang context nun ngayon, okay? So ganun, eh wala, galit na galit eh. So, sabi niya, puro ka naman opinion, magbasa ka rin kasi ng Bible. Sabi ko, sabi ko, kalma lang ho kayo, kalma lang. Recitan ko kayo ng ano, eh, Psalms 119, the whole chapter. Speaking tongues ko lang ho, kaya recite yun. Ilang verse ba yun? 176 verses ata. Maya, di ba? So, ayun, so, napaka-harsh. So, pa, ano, self-pharisee. Ito, tinan nyo to. Ayun, pero malamang nagbago na yun. Pinag-pray na po namin yun. No? So, huwag nyo nang i-trace kung sino. Baka i-trace nyo pa. Okay. Yan. Magic flakes. O, di ba? No, kailangan ipagbawal din yung magic flakes na yun. Okay. Ito na. Nasaan na? Tinan nyo sagot nila. Sumagot sila, ipinanganak kang lubos na makas. Grabe naman to, mga to. Hindi pa nagkasya sa makasalanan eh. Lubos na makasalanan. Nasabihan ka na ba ng ganyan? Isa kang lubos na makasalanan. Nilubos-lubos talaga nila. Ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan. At siya'y kanilang itiniwalag. Grabe. Grabe itong mga to. Dito ano sabi sa New Testament Pinoy Version. Sumagot ang mga leader, pinanganak at lumaki ka sa kasalanan. Tapos ngayon gusto mo pa kaming turuan. Pinatalsik nila ang lalaki sa sinagog. Grabe itong mga to. Hanggang ngayon, ganyan pa rin yung iba eh. Sana all nakaka-memorize, hirap maging malilimutin. Opo. Sinto si ano. Nung mga bata po kami ang ginagawa, 'di ba? Yung iba pinapasayaw, pinapakanta pag may bisita. Although ako pinapasayaw ako ng Michael Jackson noon lagi, natatandaan ko nung bata pa ako. Tapos pag may mga okasyon, tapos hinahagisan nila ako ng barya. So, tapos pero ang pinaka-paboritong ipagawa ng tatay ko ay ano, ay pag-reciting kami ng chapters. Chapters po galing sa Bible. Yung Psalms 91 po, siguro mga 10 years old ako, memorize ko na yung Tagalog niyan. Mabuting balita, Biblia. Si ate ko naman, astig, minemorize niya sa new, sa ano, today's English version. Pag may bisita, pinaparecite sa amin. Psalms 1, Psalms 3, Psalms 5, Psalms 23, Psalms 91, Genesis 1. The whole chapter. Memorize ko yun ng bata pa ako. Ngayon, hindi na ata buong chapter. Mahaba-haba yung 33 verses ata yun. So, ayun. So, basta yung hanggang dun sa first day ng creation, memorize ko pa hanggang ngayon. Ayun. So, nung nakita ko po kasi si Gene, nung initian ako ni Gene first time, medyo nabura yung 50% ng memory ko eh. Kasi nasakop niya yung kalahati agad. Okay, so, ayun. Pero ganoon, so ang sarap mag-memorize ng ano ng ipaano niyo po yan sa mga bata. Kaya i-memorize yan ng mga bata. Diyos na, may memorize nga nila yung combo sa Mobile Legends. Pakahirap yung Mobile Legends na yan eh. So na-memorize nila eh, lalo na yung scriptures kaya nila i-memorize yan. Wow, Psalms 117 memorize. Wow, ganda. Memorize niyo. Alam niyo po yung mga Hudyo kung paano sila, paano naka-survive yun yung ano yung scriptures. Ganito ginagawa nila oh. Hinati kasi 'di ba nung napuntas na sila sa ano, sa Babylon, 'di ba? Tapos yung mga hindi na sila, hindi na ample yung copies. So ingat na ingat sila. So para hindi maano
ang ginagawa nila para hindi ma... Kasi ano to eh, oral, highly oral tradition sila eh. So, pinapasa. Pag, pero pag pinasa nila, hindi kagaya sa atin na pag pinasa, nagiging chismis. Sila kailangan precise. Okay? So, may mga culture po talaga na ganyan. Kasi yung Japan po, meron silang puppetry form, yung bunraku. 350 years old na yung puppetry form na yon. At kung paano, nung nag-attend kami ng workshop sa UP noon, kung paano daw ginagawa yon 350 years ago, ganun nila ginawa sa harapan namin. Kasi sobrang strict nung ano. So ganun din yon sa ano, sa Hebrew culture, sa Jewish culture, ganun stricto sila sobra. So kaya naka-survive kasi highly oral tradition sila. So hindi lahat 'yan literate, hindi lahat kayang magbasa at magsulat, pero memorize nila. So paano? Ginagawa nila hati-hati. Nahati-hati nila. Halimbawa, itong family to, Urkiya family, o kayo ang mag, ano ah, i-memorize nyo yung ano, story ni, ano, halimbawa, ni Joseph. Wala mang chapter verses nun eh. So, ito yung story ni Joseph mula nung, ano, hanggang, mula nung dito, nung sa bata siya, hanggang maging, ano, hanggang maging paraon, maging prime minister siya sa Egypt. So, tapos ganun, tapos pag-schedule nila na mag, ano, mag-recite ng, ano, ng Torah sa, ano, sa synagogue. So yung buong family, kabisad nila yung re-recite nila. So pag pinagsama-sama mo silang buong community na mga family, buo mo yung buong scriptures. Ganun katindi. Galing, no? Ganun nila pre-serve. Okay? Ganda. Pastor, ask ko lang po, if nagkakaroon ng vision kay Jesus, laging dapat nakaputi ang suot? Hindi naman po. Tsaka hindi ko po siguradong ano eh, hindi ko po sigurado kung ano itsura ni Jesus eh. So, ayun. Pero... kung nagkaroon po kayo ng vision ni Jesus at alam niyo sa vision na yun na si Jesus yun, edi maganda po. Magpasalamat po kayo kay Lord. May mga taong may gift na ganyan eh. Ako meron akong gift sa dreams. Parang 90% accurate. No? Ano, kaya ano po, pag may napapanaginipan ako, nababother ako lalo pa. Yung TikTok, 40,000 yung followers ko doon. 37. Nagpost ako ng isang video yung tungkol sa... tubig, tungkol sa baso, ganyan, sa pagmamahal sa ni Lord. Tapos ano, pinost ko yun ng umaga, tapos natulog ako ng tanghali, tapos nanaginip ako na 100,000 yung subscribers, tapos nag ano, na-verify siya. Hindi ko naman yung iniisip, tapos wala lang. So, tapos ngayon, parang after 3 weeks lang yata, nag 100,000, eh hindi ko na dinagdagan yung ano na yun eh, yung video na yun eh, siya lang, pinabayaan ko lang siya eh. So, nag 100,000, so hinintayin natin ma-verify. Ayun, so. Tapos yung papa ko bago kinuha ni Lord, na panaginipan ko yun eh, mga 6 months prior o 6 months or 1 year prior na panaginipan ko, na nakatayo kaming dalawa, nakaakbay siya sa akin at nakatunghay kami sa kanyang ano, sa kanyang casket, no? Panaginipan ko yun sa kanyang coffin. So, ayun, tapos kinuha siya ni Lord. So, mga ganun. Okay, so ayun, so kaya pag napanaginipan ko po kayo. So ayan eh, love na love ko yung tatay ko. Ayun, kinuha siya ni Lord eh. Ganun po talaga. Huwag niyo pong ikasama ng loob. Pwede po kayo malungkot, pero huwag niyo sisihin si Lord. Eto, itong lalaking bulag na to, hindi niya po sinisi si Lord na ipinanganak siyang bulag. Okay, hindi niya po sinisi si Lord na ipinanganak siyang bulag. Ang sinabi niya, sa pagkakaalam ko, mula nung likhain ang daigdig, wala pa po tayong nabalitaan, mga sir, wala pa po tayong nabalitaan na nagpagaling ng lalaking ipinanganak ng bulag. At kung may nakagawa niyan sa akin, ibig sabihin, galing siya sa Diyos, hindi pwedeng hindi. Sulit. Di ba? Sulit. So, paano? Paano daw? Paano? Yan yung tanong, di ba? Paano yun? Paano yun? Dalawang tanong yan. Anong paano yun? Paano yun? Bakit niya siya pinanganak na bulag? Paano yun? Eh kasi nga, para mahayag yung identity ni Jesus. Okay? Para mahayag yung identity ni Jesus, walang makatanggi. Okay? Pangalawa, paano yun? Sino paano yun? Paano yung bulag? Ginamit ng Diyos yung bulag. Simpleng taong bulag, ginamit ng Diyos para ipakita, i-reveal yung mystery ng identity ni Jesus na sobrang-sobrang special. Paano yun? Yung ano, yung mga leaders, yung mga Pharisee, paano yun? Paano sila? Hindi mo na nga maitanggi, tinatanggi pa rin. Eh, pride kasi. Pride. Pride. Wala na maisagot eh. Ano lang ginawa nila? Ayan. Tiniwalag nila yung ano. Bakit? Ayaw nilang marinig eh.
ay na lang marinig, sinipa na lang. Kasi kung makikipagkwentuhan pa sila dyan, wala sila may isasagot eh. Wala sila may isasagot. So, ayan, sinipa na lang. Okay. Grabe. Okay. So, ayan po. So, ayan po yung part na yan, scripture, at yan po yung reality. Okay? Na minsan, may pagdadalhan sa atin si Lord. No, kasi nangyari nga sa kanya eh. So, possible na pag merong gustong gawin si Lord, may ipakita si Lord, may i-reveal si Lord, gusto ni Lord mag-glorify yung name niya, pwede. Pwede mangyari yan. Pwede mangyari na mailagay ka sa isang sitwasyon. Pwede mailagay ka sa isang sitwasyon na hindi gagana yung powers mo. Yung sabi ko. Oh, maganda nung tanong ni Phil Fresco. Paano niya nabasa yung scriptures kung bulag siya? Sabi ko sa inyo, highly oral tradition sila eh. Highly oral tradition. Ibig sabihin, memorize nila from listening. Kaya kahit bulag ka, alam mo. Okay? Nakuha niyo? Okay. This guy knows his scriptures kahit bulag siya. Okay? So, ayun. Tapos, tsaka maraming nakakaalam ng scriptures na hindi bulag pero hindi marunong magbasa. Kasi hindi lahat sila may privilege o may capacity na mag-aral. Okay? Kaya ano nagsulat si Jesus? Nagsulat si Jesus sa ano? Sa lupa. Shock yung mga, ano yan, audience. Bakit? Kasi carpenter sila eh. Carpenter siya eh. Galing siya sa peasant family. Tapos literate siya. Hindi naman siya kagaya ni Pablo, kagaya ni Juan, ni Lucas, na mga literate na tao, magaling magsulat. Kaya pansin si Pedro po, sabi ng mga scholar, maraming grammatical error dun sa kanyang, yung Epistle of Peter. Ibig sabihin, yung iba dun, sinulat niya mismo. Okay? Pero yung, si Mark na anak-anak niya, yun ang sumulat ng Gospel of Mark at naghalos na consensus ng mga scholar na ano yun ni Peter, eyewitness account. So si Mark siya ning nag-edit, no? Bakit fisherman si Peter eh? Okay? So nakuha niyo. Ganda man daming maraming. Wag natin sisihin si Lord ang mga comment dito. Okay, so ayun. Okay, so ano ibig sabihin? Ibig sabihin, kahit na may limitations ka, kung talagang eager ka talaga, gusto mo talaga matutunan yung tungkol kay Lord, matututunan mo, eto nga, bulago, alam niya. Okay? Well, hindi niya sinabi, kayo po, may alam po ba kayo na nagpagaling ng bulag sa scriptures? Wala. Ang sabi niya, since the dawn of creation, wala pong nakapagpagaling ng pinanganak na bulag. Wala tayong alam. So, ibig sabihin, nandun siya, alam niya. Di ba? So, ganda. Okay, so, ayun. So, eto bulag na to. Alam niya yung scriptures niya. Tayo, hindi tayo bulag. Know your scriptures. Okay? Ayun, kasi kailangan po natin yan para may paghuhugutan tayo pag dumating tayo sa mga sitwasyon na hindi gagana yung talent at yung powers natin. Okay? So, ayun. Dahil kasama po natin si Lord. No? Thank you, Lord, for giving us the scriptures and thank you for giving us your presence, Lord. And thank you, Lord God, for being with us, Lord God. At itinatawid mo po kami sa lahat ng sitwasyon. Maraming salamat po. We honor you, we bless you in Jesus' name. Amen.